Yo guys, this is crazy. I just landed in Vietnam. Watch me. My first country. Society. Guys, this is crazy. I just landed in Vietnam. Watch me. My first country. Excited to explore the city. Check ko muna yung baggage ko. Luggage and then withdraw. There. Send my luggage. So I just got my luggage. Let's see now and withdraw. Exciting! Nakawithdraw na ako. So, let's book. Yan. Mabubook na sana ako ng Grab pero bibili muna ako ng mga kain ko. Kasi gutom na ako at madaling araw na. Ang last na kain ko pa pala guys is 3 p.m. So, 2 a.m. na ngayon. Are you open? Are you open? Yeah. Can I get the number 2? Banh mi. Yeah. Month. Anything else? With iced coffee. No, that's it. Sorry? The banh mi number 2. 1682. Ay. Yeah. Some time, yeah. Yeah, dito guys, so this is just for tonight kasi hindi pa ako makakalabas. Mamaya pa akong tanghali alabas ulit. Suppose ako. Uy, ganda dito. Wala, mamaya ako nalakit yung immigration story. Ang bilis lang. And hindi na ako nag-fail papunta dito kasi nakaka-stress. So, for the longest time, nakabahan talaga ako dito sa travel because I'm first solo traveler. So medyo hindi ko pakabisado. Pero, you know, I'm really excited to share like the immigration. Napakabilis lang for me.
Thank you, Lord. Yeah, so bili muna ako dito sa Star Cafe ng snacks. And then, I'll go and book sa aking Airbnb and have a short room tour. So, yeah. Legit na yung atake natin dito. Travel vlogger. Hey guys! Quick room tour na. Base na natin. So, late lang siya. Ang cute. Sa AC. May projector. Parang siyang sogo type. And yung kaamoy niya is sogo. Ang cute. And then this is the menu. Yeah. Okay. So, yun lang guys. Papahinga muna ako. Bukas na lang ako ulit mag-vlog. And set on a day. And then atin na ako ng Miss Cosmo International. So, see ya. Hello guys. Morning. 2 hours of sleep. It's currently 5:30. Tulog pa ako ulit. Morning! It's 5 a.m. So hindi na ako makatulog. Isagad na natin to para makailip ako mamaya before Cosme International. So samahan niyo ako bumaba. May nakita ko yung Circle K sa tapat. Bili lang ako ng tubig. Tsaka tingnan ko kung ano pa yung pwede ko mabili. Mamaya may pupuntahan tayo para sa breakfast. So excited. So let's go. Oh, may bukas na. There is the Circle K. Focus. Let's go. One thing pala guys dito sa Vietnam, generally, dapat magaling ka tumawid. Let's go! Super liwanag na sir dito. $1.5 Bolo. Isang rami. So, may mga yakot sila. Ayoko. Tinan niyo yung neighborhood ko guys. Ang ganda. Super aga pa dito. Wow. Parang ano lang din, Pilipinas. Although, since first time ko, parang nakapanibago kasi nasa paligid ko iba yung language. Tinis na naman ako dito and hindi ko naman lahat mapupuntahan. Pero, mas maganda yun kasi at least may babalikan pa the next time. So, later, punta tayo ng Little Hanoi, doon tayo mag-breakfast, and then so good na tayo sa city tour. Punta natin yung mga ibang attractions. Kasi magkakalapit lang naman siya sa District 1, I guess. So yun, na-research ko naman siya.
Ayun, segue ko lang, kwento ko na yun sa immigration. And then, nung nakapasa ako, syempre, I contain myself. Hindi, syempre, sobrang saya ko na. You know, sabi ko nga, hindi ako nag-vlog papunta dito kasi super stressful. And ayaw mo naman din mag-vlog na hindi ka sure na makalabas ka, di ba? Bablog ko to lahat. Nanamnamin ko yung first international travel ko para wala akong ma-miss na experience. Although, meron mga may miss na attractions for sure. Pero babalikan ko siya in the next time. And lahat yung mas planado, mas patagal. And ito, biglaan lang din naman to. And maganda lang sa office namin and sa management ng company namin is that kapag may bakante na leave, binibigay din naman at as long as may leave credits ka pa. And as long as nagagawa mo yung trabaho mo, wala kang deliverables na naiiwan, and you're responsible enough, mababait yung managers. And ayun, and for me, kapag nagtatrabaho ka, you always have to think about balancing life and work. Nung nakaraan, pumunta kami ni Mama sa ni ate sa Puerto Galera for my birthday. And then, ito nga, immediately ko lang siya binok kasi nga, Miss Cosmo International. Tsaka mura lang yung ticket. It's more like 4,000. Oo. Yung ticket, of course, 4,000 and up sa peso. Pero dito, 2 million. Naging milyonaryo ako. Ang nakakatuwa kasi, yung mga denominations nila, yung currency, parang naalala ko nung bata ako, like paper monies. Pero you don't wanna discredit that kasi that's their denomination. Nakaka-amaze na makahawak ka ng ibang denomination, ng ibang country, na ako, sa totoo lang, hindi ko alam na talaga makakalabas ako. I thought nasa Pilipinas lang ako magta-travel. Pero, you know, Lord is good. He blesses us every day. He blesses us with work. And, you know, and I think that's something na lahat ng mga nagtatrabaho. Go travel. Hindi ko naman bigkas itong Airbnb, please. Yeah, District 3. Malapit siya sa airport. As in 5 minutes. Ah, District 3 ba to? Ano siya kung District 3 or anong district? Basta 5 minutes from the airport. So, ang kagandahan lang is, syempre, kung mag-stay ka doon sa District 1 talaga na may mga attractions, walking distance na lang for you, hindi ka na mag-grab. For me, it's like, tingnan ko 13 minutes, 10 minutes away from here. Pero okay na, kasi pagtapos ng Grab na yun, lakad-lakad na lang ako. And then, kapag pa-uwi na ako, madali na lang ako mag-book for the airport. Pamatay oras na lang ako kasi nagising ako ng maaga. Remember, pagdating ko dito mga almost 2 na, 2 to 3 na siya. Gising ako mga 4:30. And then nakatulog ako ng 15 minutes, 5 o'clock. Gising ulit, pero wala tayong magagawa. Siguro super excited lang yung katawan ko. And knowing na 3 days lang ako talaga dito, para gusto niya sulitin. At siya, nagugutom na rin ako. Kinain ko yung banh mi. Ang sarap ng banh mi sa, nakalimutan ko saan ko binili. Makikita niyo na lang yun sa unahan ng vlog. Pero, ayun sabi, hindi ko na siya na-video kasi super antok na ako. Kumakagat ako, nakapikit na ako. I'll see you kapag nakabilis na ako and I'm ready to go for my DIY tour. Kung hindi ko makukomplete ngayon kasi kailangan ko bumalik ng lunch, I need to rest kasi mahaba yung budget. Like, mag-start yung budget ng I think 6 or 7. But based on my experience attending pageants, you have to be there 1 to 2 hours before. Lalo pa ngayon kasi may mga changes, like they changed the venue for Miss Cosmo, hindi just sa photo stadium, sa photo stadium, sa ano siya, Saigon Riverside Park, which is an open space. So, sana hindi umulan. At sana meron silang ganun, arang. Ayun. And, para makapag-sightseeing din sa hapon, sa Riverside. See you later.
Sing Chang. Is third floor open? Third floor? Second floor? Mm. Go to the second floor. Okay, go straight. Sing Chang. Yeah. Whoa. Hey guys, we're here. Little Hanoi. Ito yung pinili ko kasi mas tahimik siya. Mas napaka-cozy dito. Red coffee. Parang ano? Sunday ng McDo? Parang latte lang din. Yeah. So they have calling cards. I get one. Ngayon kasi puro books sila atin, guys. Books. Pati din sa loob. So, ang in-order ko is chicken pesto. Chicken pesto. Banh mi. Que pesto. And then later, nakita ko na malapit na dito yung mga attractions na daanan ng Grab kanina. So, it's like we're just gonna walk. Here's the session. Chicken pesto, banh mi. Ooh, init. Let's eat. Parang pesto na pinalamanan mo sa tinapay. Ganun. Tukang pesto talaga. Kandahan lang kasi. Parang walang buti yung chicken. So, all meat. Well guys, so tapos na ako sa Little Hanoi. Napakatahimik, napaka-cozy. So, naglalakad na lang ako. Punta tayo sa mga parks and Independence. Alas and a lot more, so let's see. Okay, to okay, yeah. September 23rd. Park. Ah, for running pala to. Pumunta tayo sa lilim.
dito. Hello. September 23rd park. So, ngayon tatawid na tayo sa kabila. And next naman is Pandan Park. Tapos noon, malapit na siya sa War Museum. And nakalimutan ko isa. Tapos Notre Dame. So ikutin lang natin siya very quick, very light. Oh my God, ang dami nung sa kabila. Hindi ko daw masasanay dito. So, ayun, cute. Diyo tayo dumaan para ma-wili. Tauron Park. Tayo na lang tayo. Kita. Ay, Central Park. Anyway, gusto mo na mapahinga sa park. Okay na, here. There you go. Bakit naman, ang dami nilang park dito. Ayun, may ilim. Wow, refreshing yung park. Welcome. This is Taudan Park. Nandito pa rin ako. Sa pagpahinga 5 minutes more then lalakan ulit ako. Punta naman tayo ng War Remnants Museum. Hindi ko alam kung papasok pa ako, pero nandito na rin kasi, so pasok na rin, diba? Let's go. Yeah, let's go, let's continue. So, papunta na tayo ng War Remnants Museum. Ang nakatuwa lang dito kasi may every other stop ka. Kasi every other place may park in between. Just masaya. Siya super gay, no? Lalakad ka nga lang. Pero mas maganda na maglakad kesa yun ang mag-taxi ka ng taxi. Saka konti lang naman yung minutes na gugugulin mo sa paglalakad. May mga bike, oh. May motor. Dito kasi sa Vietnam, talagang ang mode of transport nila is mga motor. Ito ko pala yung other parts ng Taudan. Ano? Mas balawak pa siya. Tama-tama. So maghahanap na ako ng masarap na pho? Po. Basta yun na yun. Kainan ng pho. So yun guys, update muna. So last na muna tong War Remnants Museum. Papahinga muna ako, masyadong nakakapagod maglakad. Meron pa naman tayong 2 days. So kaya pa yan. Gusto ko lang magpahinga para mamaya sa pag-attend ko sa Miss Cosmo International. Okay? Malapit na. Isang tawid na lang. War Remnants Museum na. Let's go. Pohong. Let's eat Pohong.
So, mag-request ako ng 4th kasi daw nag-chance. Hi guys, so for the ending of the night, so the reason why I'm here for Miss Cosme International, so punta na ako doon. It's already almost 5, so yung eventista, which is the organizer of the pageant, emailed na 6 to 7:30 check-in. So, yun, para maka-check din tayo ng other food or anything that we can eat there as well, kasi hindi na tayo magdi-dinner, and hopefully makapag-dinner after the pageant. So, ayun. So, kung nagtataka kayo, hindi ako nakapag-video for War Museum, so bawal mag-video. So, may photos naman ako na may isa-show. So, yun lang. Let's go. Nakababa na ako. Ito yung mga tayo ng mga booth. If it's already open. Siguro dito nag-stay mga girls. So if you don't know, Miss Cosme International is the pageant where Atisa Manalo is competing at the moment. So support natin siya. To be honest, siya yung bet ko for Miss Universe Philippines. But at the end of the day, things happened. Okay, here we go. Ang bazaar. Look at that. Guys, I think nakita ko si Atisa, oh. Nakita ko si Atisa, ang ganda niya. At pa tayo ng food doon. So, hindi pa tayo nagdi-dinner. Parang perya, guys. So, actually, parang na siyang perya. Kit ng mga ano. So feeling ko wala sa likod, wala mo po sa likod. Kaya nyo lang. Tayo kumain na. Ngayon, nagkikrave ako na guys.
sunrise. Wala na. Siguro ito na lang. Hello, how much per stick? One. Two. How much? Oh. 70? 70 per stick? 35? 35 for one. Okay, two. Do you want to try the wine? No, okay. This the speaker. Okay. Please call on Sander. Super. Yeah. We need. You guys, kaya mo na ako. Okay, na ba? Hindi pa sila papapasok. 6 p.m. check-in. So, kaya mo na ako. Okay, I'm in. Let's go. So maganda naman yung assignment ng gold, ano? Handball. Oh, you saw the flag. Are you here on your own? Maria, a piece. Welcome to the new era, Miss Cosmo 2024. Dapat pala atake. Another moment.
Thank you.
greatest accomplishment is an academy achievement. Embracing my true self, I'm proud to accept my physical appearance and weaknesses, finding peace without comparing myself to others. This journey of self-acceptance has given me confidence and the strength to make a positive impact. Boat and horse farm. Okay. Now as a federal auditor of KPMG, okay. She holds a bachelor degree of science in accounting, a master of accountancy, and has completed her CPA exams. Having experienced food insecurity firsthand, she leads the Beauty in Action campaign to encourage volunteers at food banks. USA. Company at the age of 21. Okay. Her company provides jobs and opportunities for thousands of Filipinos. Atisa is partnered with Alon Akabili, an organization dedicated to empowering Filipino youth to pursue their dreams through holistic education. Showcasing her to empower her community, Dumalawang pa. Proving that one side's circumstances do not define their potential. Very good. Through her work and advocacy, she aims to inspire individuals like Kinakabahan ako sa ano niya, sa makeup kanina, pero okay na. Okay na. Very youthful. Very good. Peru! Romina Lozano is a businesswoman and owner of successful marketing agency, beauty salon, and photography studio. She blends business with social impact, donating part of her profits to social assistance. Her Peruvian rainforest roots have shaped her resilient spirit, driving her to work various jobs to fund her education. Peru! Science, shoulder. Perfect na sana bumabang ang shoulder. Top 5 din. Vietnam! Let's go! Miss Cosmo Vietnam 2023 is the founder of Will of Share, a project dedicated to helping homeless individuals and families by connecting them with job opportunities. Through her work, she promotes sustainability, compassion, and empowerment, believing that true beauty lies in making a positive impact in the lives of others. Vietnam! One same dream of making top five. And one step closer to the impactful crown of Miss Cosmo. Philippines. Which country, which contestant will be called? No more waiting. Serve naman ni Vietnam, okay lang. Vietnam is the last spot in our top 5. And let's give it up to the remaining girls in our top 10 for your amazing congrats journey. Congrats, Atisa. Thank you so much. That was such a difficult decision. All the girls in the top 10 are going to serve their spot. So please, let's give a big round of applause to the final top.
about the commitments you've made. Oh my God, in your action plans that you presented earlier. Cosmo Optimization. And runner-up Miss Cosmo 2024 will all... Miss Cosmo 2024 is... Linda Rachel! Congratulations din at sa top 10. Congrats to Indonesia for winning. She's very amazing. So I'll just have to look for something to eat. And then, let's go home. Budget ng Costco ha, in fairness. Laki. Tsaka ang daming fireworks. And the production was very lit. Yung pinakamagandang budget na natinan ko. Essentially, kasi yun lang naman yung international pa rin na natinan ko. Although, Miss Universe Philippines also good, pero domestic lang siya. So, domestic national. This one is kind of international. So, I was very excited to see it. And it didn't disappoint.